Kayo ba'y may problema sa inyong balahibo sa baba na mabilis tumubo? At ito'y matalas? At ito'y matigas ang balahibo? Wes, may solusyon na tayo dyan. So alam ko matagal na po ito, pero ang iba hindi po aware sa pag-wax ng inyong lublob. Mga manshi, huwag na po iahihitin ang inyong balahibo sa baba. Mas maganda po ang wax. So, kaya panoorin niyo aking video kung paanong mga dapat gawin at anong dapat kailangan sa pag-wax ng lublob. Pagbago buhay na kayo, huwag na kayong mag-ahit. Wax na lang, mas maganda pa. Hi guys! Ako na naman ito si Mama Carly ng Cebu. Nandito na naman ako ngayon ipang ituturo ko po sa inyo kung anong magandang gamitin pang alis ng balahibo. Hindi po balahibo sa ating puso kung hindi balahibo sa baba. Hindi ko na lang banggitin. Sige, ito na lang. Pag alis ng lublob. Ano ba yung lublob? Balik na rin nyo. Kayo na lang mag-intindi kung ano yung lublob. Mahirap na banggitin, di ba? No, sige na nga. Bolbol! Alisin ang bolbol. Alam ko po sa karamihan, iba-iba tayong pamaraan sa pag-alis ng ating lublob. So, ito, ituturo ko sa inyo ang pinaka-the best na pang-alis ng lublob. Hindi po kayo magsisisi. So, tapusin nyo hanggang dulo para malaman nyo kung ano ang magandang lublob ituturo ko, pang-alis ng lublob. Maganda po itong mga mamship. For sure, mag-enjoy kayo at napakalinis po. So, usapang hygiene ito, di ba? So, kailangan po natin gandahan para ang ating mister hindi naman po alam nyo na. Sige. Ito na po. Hindi na po natin patatagalin. Di ba? Maipapakita ko po sa inyo. So, mga tatlong pamamaraan po ito. Alam ko, gumagamit ang mga babae dito kadalasan. So, ito. No for me. Unang-una dahil masakit. Alam ko po yung iba nagbubunot isa-isa ng balahibo. Oh my God. Kailan ba yung matatapos? Matagal po matapos at saka masakit. Pangalawa, nagtitim ng lublob. Good thing, di ba? So, for me, no. Hindi rin po siya naalis lahat ng balahibo. At itong pangatlo ay pang-ahit. So, ito yung ginagamit ko dati. Pero, after 3 days, tumutubo po siya agad. At, take note, hindi po pantay-pantay ang pagtanggal ng ating balahibo. May isang semikalbo, may isang tubo. Kumbaga, hindi pantay-pantay, tapos yung ilalim hindi natatanggal, yung bandang puwet hindi rin po natatanggal, at matigas ang tubo ng ating lublob. So, hindi ko siya masyadong nagustuhan na. So, since 2014, gumagamit na pa ko ng iba. So, ito, no for me na. Hindi ko na po ginagamit dahil hindi ako na satisfied sa result ng aking. So, ito na, ipapakita ko na sa inyo kung ano talaga ang aking ginagamit. So, hindi ko na patatagalin pa. Ang aking ginagamit ngayon ay nagwa-wax na po ako ng aking lublob. Dahil nagugustuhan ko po ang result. Dahil bukod sa lahat, nabubunot po yung pinaka-roots. At matagal ang tubo, mga 1 month. Pag tubo, mamalambot na po ang kanyang balahibo. At saka na, ang kinagandahan po dito, tanggal lahat ng balahibo, maski malapit sa puwet, dito sa harapan, dito malapit sa baba, sa may inyong peanut, inyong mani, natatanggal ang balahibo, unlike sa ahit. So, ito na po ang aking sinasabi na sundin nyo po ito para maganda rin po sa ating hygiene, ano. So, parang yung asawa naman, hindi naman masusugat yung uso if ever na lulusob dyan sa inyong kuweba. Joke, pero para lang po ito sa mga mamshi at matured na po na nanay. So, tuturuan ko po kayo. So, ito po ang aking ginagamit. Una, ito. Yung pang-wax, mabibili nyo po sa supermarket. So, diba? So, mga 8 dirhams lang po siguro ito. Huwag na po kayong pumunta ng salon. Kayo na po gumawa sa sarili nyo. Titingnan nyo lang po ng tingin na lang po kayo ng salamin. So, kailangan nyo lang ng salamin para makikita nyo ang baba, para malinis na malinis siya.
So, pangalawa. Pangatlo, ito. Itong disposable hair removal strip. Parang, para siyang papel, pero itatapon nyo pagkatapos. So, ang diskarte ko dito, hatiin ko siya sa tatlo. Okay? 1, 2, 3, para hindi masyadong mabilis pagka hila. Hindi nubidikit yung ibang papel sa ibang parte. So, ito bumili rin po ako ulit doon sa Nasi kasi nag-sale siya. Iuwi ko sa Pilipinas. Dating 33 dirhams, naging 25 na lang. So, at least naka-discount. So, matagal din po itong gagamitin dahil 1 month po ang tubo ng ating balahibo sa baba. Hindi po siya aksaya sa honey at itong papel na pangtanggal. Disposable hair removal roll. Yun. So, pangatlo, pagkatapos nyo mag-wax, kailangan nyo po ito. Oh, nakikita nyo, diba? Lemon flavor siya. After wax lotion, restoring and soothing for normal skin. So, pagkatapos nyo mag-ano, kasi parang medyo maga-maga pa yun, no? Lagyan nyo dito para lumambot. I-massage nyo lang pati baba sa buong party ng inyong flower. Inyong lakbi. Bisaya pa, bisong. Yun, di ba? So, dating 58 dirhams, naka-sale po siya. So, 50%, bali 29 something na lang aking bili. 28 something, basta ganun. So, oh, di ba, nakikita nyo ng ating kailangan sa pang-wax ng ating bulbol at lublob. So, yun na yun. Mga mama, ito pala ang pang-wax natin. Matagal rin po itong mauubos kasi kung maliit lang naman yung ating flower, no? So, konti lang pong ating magagamit na party. So, after 1 month pa kayo magtanggal ng balahibo ulit. So, diba? Nakikita nyo naman. So, sa halagang 8 dirhams o 10 dirhams na ngayon. So, mag-uwi nga po ako dito sa Pilipinas. At least, di na po ko problema kung saan ako bibili. O, nakita nyo, diba? May mas malaki rin po dito. So, worth it po ito gamitin. Hindi po kagaya ng ahit. Maniwala po kayo sa akin. I'm sure matutuwa kayo sa result. Yung mga takot dyan na hindi nag-wax ng inyong lublob, subukan nyo ito. Huwag na kayo mag-ahit. Okay? Kasi dati nag-ahit ako, hindi maganda. So, ito worth it po siya. Hindi po kayo magsisisi. Ito na po. Ang gagawin po natin dito, so, pag wala kayong microwave sa bahay, magpakulo lang po kayo ng mainit na tubig sa kalan, tapos ilagay nyo siya para lumambot. Yan ang ginagawa ko. So, siguro mga 15 minutes, lalambot na po siya na medyo hindi na po matigas yung honey, I mean pang wax natin. Ilagay nyo lang po. Pagkatapos, para medyo hindi po paninigas yung kaldero nyong pinakuluan, huwag nyo po alisin sa Tupperware para nakaganito lang po siya. Tapos ilagay nyo lang, so dalhin nyo ang kaldero kung saan kayo magbubunot ng inyong balahibo. So, diba, ito. Tapos, ito matigas to kasi hindi pa ako nag-aalis ng aking balahibo. So, diba, lalambot siya para siyang honey na natutunaw. So, kukuha lang po kayo kung may pangdakot kayo, pero sa akin kamay lang kasi mabilis naman po siya matanggal sa paghuhugasan mo ng tubig. So, kukunin nyo lang, idikit nyo kung saan parte ang unahin nyo, sa unahan, sa baba, sa may puwitan, kung saan ang gusto nyo, idikit nyo lang yung kunting-kunting init lang kasi mas effective, diba? So, ngayon, gagamit po kayo nun, diba? So, magugupit kayo ng tatlong parte dito. Gupit-gupitin nyo lang. So, ang ginawa ko ganito. So, kung saan parte may honey, dikit nyo lang sa baba. May parte ng inyong flower. For example, dito. Dikit. So, mga dikit-dikit nyo lang. Masal-masal kunti. Parang ganun. Siyempre, hindi ko papakita yung sa akin. So, dikit nyo lang. So, dito, kung saan direksyon ng buhok, doon mo hihilahin. Tak!
pagkahila ganun. So, uulitin nyo lang sa ibang party. Malapit sa puwet, dito sa may mani, dito sa may banda. So guys, hindi ko kayo magsisisi dahil napakaganda po ng result. Alam niyo yung inyong flower para pong baby. Wala pong kabalay-balahibo at ang lambot po ng result. Unlike sa ahit. Ahit, alam ko yung ahit after 3 days. Sobrang tigas po ng tubo. So marami na sasabi, ang sakit, hindi ko kaya, masakit, pero worth it naman po guys. Hindi ko kaya, maniwala po kayo sa akin. I'm sure matutuwa po ang inyong mga mister. Kung mahilig lumusob dyan sa kuweba, matutuwa po, anay ko sa akin, matigas po siya. Pero pag wax po ang inyong baba, sobrang ganda po ng result. Napakamura kasi worth it din naman, 1 month po. 1 month ang tubo, hindi po siya. Unlike sa ahit, 3 days. So, kapag may menstruation kayo, siyempre dapat kailangan wala talagang balahibo, no? So, sana nagustuhan yung aking tinuturo sa inyo. Dahil sa kunting halaga at kunting pagtitiis lang, kung may tiyaga ka, di ba may nilaga. So, ika nga, is ganda. Pero worth it naman po, guys. So, ayun na. Sana nagustuhan yung aking tinuturo ngayong araw na to. Kita-kits tayo ulit. Thank you for watching. Bye!